Mahigit isang linggo ko nang nabili tong ube na to pero tinatamad talaga akong lutuin. Bakit ganun ano kung kailan mura tsaka ang dami-dami niya tsaka ka tinatamad gawin pero kapag ka wala naman tsaka ka naman hanap ng hanap? Natatakot lang ako na baka mag-ugat-ugat na siya kaya tara wala nang choice kundi lutuin. So ang ginawa ko lang dito eh binalatan siya tapos ginayat ko lang siya sa mga small pieces and then lalagyan na natin siya sa steamer. Steam lang natin to for 20 to 25 minutes depende dun sa ube o klase ng ube na nabili nyo. Pero kapag katulad nito yung mayabo siya, madali lang tong lumambot. Kapag ganyan na yung nadudurog nyo na siya ng madali, hindi okay na yun. Pag magluluto kayo ng ube, ng taro, huwag nyo siyang ilaga kasi nag-a-absorb siya ng liquid. So kung sakaling iuubehalayan nyo, mas mapapatagal pa yung inyong paghahalo. I-steam nyo lang siya para hindi na siya mag-a-absorb and mas madali siyang durugin. So kapag kaganyan na, nadudurog nyo na yan, kung meron kayong blender, mas mapapadali ang buhay natin. Pero huwag na tayong gumamit kasi madali naman siyang durugin. Hindi naman natin gagamitin lahat ito para sa recipe natin ngayon. So bumawas na lang ako dito ng 500 grams ng steamed na ube. Lalagyan natin yan ng 2 pirasong itlog. Kung wala naman kayong ube at mga nakabottled na ube jam ang meron kayo, dito na kayo magdiretso sa process na to. Naglagay ako dito ng 3/4 cup ng light brown sugar at 1/2 cup ng powdered milk. Lalagyan din natin yan ng 1 lata ng evaporated milk, pwede rin ang fresh milk, tapos haluin lang natin to ng bahagya. Kung meron ka ngang blender, ito na yung time para i-blend mo to. Pero dito, dahil hindi nga tayo gagamit, edi nagkuha lang ako ng strainer na medyo malalaki-laki pa yung butas. And then i-strain lang natin tong mixture. Para masala na din yung shell ng itlog kanina na hindi ko nakita. And then para na rin matanggal yung mga ube na matitigas na hindi na nadurog. Tapos, pagkatapos nun, para mas maging fine yung ating mixture, kumuha naman kayo ng mas pino pa na strainer and then strain nyo again. After nun, magkakaroon na tayo ng ganito, kapino na mixture. Pagkatapos nyan, isang tabi nyo muna and then gagawa na tayo ng crust. Meron ako dito ang 500 grams ng cake flour, pwede rin naman ng all-purpose flour. And then lagyan natin yun ng 1/2 cup ng sugar, 1/3 cup ng powdered milk, 1/2 teaspoon ng salt and then i-mix lang natin yan. Pagkatapos, maglagay na tayo dito ng 1 cup ng butter, pwede rin ang refrigerated margarine, pwede rin ang butter compound. And then durugin lang natin sa flour yung ating fats. Maglalagay tayo dito ng 2 piraso ng itlog. So siguro naman by this time alam nyo na yung gagawin natin. Gumagawa tayo ng crust para dun sa ating tart. Alam nyo yung lasa ng tart na to, yung crust nito, parang lasang pulburon. So, sundan nyo yung mga ingredients at saka yung ating procedure para ma-achieve nyo din siya. Huwag nyo itong mamasahin kasi hindi magiging ganon kalutong yung ating crust. Kailangan nyo lang itong i-combine hanggang wala na kayong nakikitang dry na flour. Kaya ito yung naisip kong gawin kasi tinatamad talaga akong mag-ube halaya. Ilang oras mo nga haluin tapos tag-iisang llanera kagad yung kuha ng bisita. Dito gagamit tayo ng 3.5 ounce ng tart mold. So lalagyan ko lang yan ng brush ng shortening, medyo makapal para siguradong hindi siya dumikit tsaka mas madaling tanggalin. Kakasya din to sa 2 pirasong size 8 na pang egg pie kung gusto nyo gawing tart na malaki. Tapos pwede nyo rin itong gawin sa iba pang size. So para dito sa mold na to, kumukuha lang ako ng nasa 30 to 35 grams ng ating crust and then dinidiinan ko lang siya ng dinidiinan hanggang sa lumapat. Linisin nyo lang yung panabi and then okay na, mabilis naman tong gawin, medyo madami lang. Pwede nyo rin tong gawin sa mga bow tart kung meron kayong molder nun. Kaya lang, mas marami yung kakalabasan nun. Yung recipe natin na to ay makakagawa ng 37 to 39 pieces ng tart, ube tart. Diba, mas maraming makakakain tsaka mas maraming makakatikim. Alam mo, special na special to. Napakasarap nito. Hindi siya gaanong matamis. Kaya yun, try nyo talaga to, please. Kapag natapos na tayo dyan sa paglalagay ng ating shell, yung ating ube mixture ay nilagyan ko pa ng keso para mas maging special. Optional, pero kung gusto nyo mas maging masarap, pwede naman. Pwede rin kayo maglagay ng buko o kaya makapuno. I-mix lang natin yan and then ilagay na natin dun sa ating mga tart shell. So dito, ang gagamitin kong pang scoop ay 1.5 ounce na ice cream scooper. Pwede naman tansyahin lang yun, kasyang-kasya itong palaman natin.
Masarap na masarap to, pang pasalubong. Dadaigin nito, promise sa inyo, yung buko pie. Naku, mas masarap to. Kung gusto nyo mas maging mas special to, pwede rin naman kayo mag-add ng cream cheese. So, mga isang pack o 200 grams ng cream cheese, pwede nyo ihalo dito. Pero mag-a-add kayo ng kaunti lang, mga nasa 1/3 cup ng milk kung sakali maglalagay kayo. And then, ibibake natin to sa preheated oven na may 180 degrees Celsius for 30 to 35 minutes. Malalaman nyo na okay na siya kapag nakikita nyo medyo nagiging brownish na yung palabi ng ating crust. Kung walang oven, pwede rin to sa improvised oven ha, pwedeng-pwede nyo tong gawin doon. So ayun na nga, nakikita nyo naman, madali siyang atanggalin. Yan. Magugustuhan to ng bata kahit matanda kasi hindi siya gaanong matamis. Ang mangingibabaw sa lasa nito ay yung cheese at saka yung ube natin. Ang smooth-smooth ng ating filling and yung ating crust ay lasa talagang pulburon. So yun mga kalutong tinapay, sana ay nagustuhan niyo yung ating video for today. Sana magamit nyo. At magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!